episode for today is... Gagawa kami! Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. And this is Marufa. I'm Lizelle. And welcome to our vlog! Yeah. So guys, for today's video is gagawa kami ng simpleng puto. But before anything else, I would like to say thank you po kay Madam Tina for pinahiram niyo kami ng kitchen tools. And sa hindi pa po nakapagdikit sa YouTube channel ko, please subscribe and click the notification bell para po updated kayo sa mga bago kong video na i-upload sa YouTube. But we start our video for today, I would like or we would like to introduce the ingredients of our simple puto. So stay tuned. Later. So guys, this is the ingredients of our simple puto with Lizelle. So let's start. We have all-purpose flour or harina. Second, we have 1/4 of white sugar, but it depends to you if you're using brown sugar. Powdered milk, 1 small can of kebab, and 1 egg, and a slice of cheese. Then we have powderized cocoa powder, then 1 tablespoon of margarine. Then we have baking powder, 1 tablespoon of salt or asin, and the last one is the vanilla, which is the napapabango sa ating puto. So next step is direction sa pagluluto. So we will be back soon. Bye! So, start na po natin haluin yung ating ingredients. So, we need to mix the harina and powderized milk. So, make sure lang na mix po natin na maayos yung ating all-purpose flour and powderized milk. Ihalop na din natin yung 1/4 sugar, white sugar. Then, next step is ihalop na din natin yung ibab. Halo na po natin ang baking powder, salt, at saka yung vanilla. But in our puto guys, hindi po kami gumamit ng food coloring. Aside po, may cocoa powder po kami gagamitin mamaya. Opo. Kasi dalawang variation po yung gawin namin. Regular puto and choco puto. Then, next step is ihalo na po natin yung margarine. But, yung margarine po natin is naka-melt na po siya. Naka-melted na po siya. So, much better po kasi naka-melted po yung margarine natin. Para madali lang yung pag-mix ng mga ingredients niya. At saka yung texture talaga ng puto natin is masarap. Then after, lagyan na natin ng tubig. So, konti-konti lang sa paglagay ng tubig para ma-manage po talaga siya. Thank you.
mag-separate po kami ng konti na mix natin na puto kasi lagyan po natin ng powdered coffee. Okay. Next step po, ilagay po natin yung powderized kokwa sa yung other part na mix na natin na puto. Kasi ito siya, yung puto, choco puto to siya. Yung isa is natural puto lang po. Ito is yung original. Then, make sure din po na mahalo siya ng maayos para po mag-dark talaga yung kulay ng ating simple puto. So guys, ito na po yung done na po na na-mix natin na puto. So, maya-maya, hintayin lang po nating magtubo po yung puto in 20 to 30 minutes. Then, pagkatapos, pwede na natin ilagay sa formahan. 5 minutes later. Next po is magpakulo po tayo ng tubig. I-ready na po natin yung lalagyan or steamer po ng ating puto. So, make sure lang po na ready na po yung ating steamer, kumukulo na po yung tubig para po paglagay po ng puto, okay na din siya, hindi siya mabaka. Ready na po, ilagay na po natin sa hulmahan yung ating na-mix na puto. Unahin po natin yung choco puto. Ito yung ito po yung hulmahan po. Pero nakadepende po sa inyo kung ano yung gusto nyong hulmahan. Pwede yung malalaki. Kasi itong hulmahan po namin is maliliit lang po ito na puto. So, nakadepende na rin yan sa inyo kung anong gusto nyo. Na naman din yung original puto lang po. Then, i-check lang po natin kung okay na po or luto na po yung puto natin. So, we need to check it kung luto na. So, okay. Perfect siya. Then, pwede na natin lagyan ng cheese sa ibabaw. Okay. Tips lang din po, nakadepende din sa inyo kung anong gusto style ng cheese nyo. Sa amin kasi, square type. Nakadepende sa inyo kung alignment siya, straight or cross. So, that's all. So, guys, i-check na po natin siya. Tignan po natin kung luto na po. So, okay na po yung puto natin, guys. Lagyan na namin ng cheese. Then, ito sa guys is nasa mga 6 minutes pa. So, kulang pa po yung luto niya. So, hintayin natin na mga 3 to 4 minutes. Natin po, check po natin yung ating puto. So, very perfect po. Wala po siyang crack. Sa gitna, yan yung gusto namin na puto. Very special. So, kunin na natin. So, guys, after a while, ito na po yung final look ng ating puto. So, look at our puto for today. Matatawag talaga siyang simple. Kaya nga, tinawag na siyang natural na po yung puto natin na ginawa. Yung kulay na chocolate, yun yung nilagay namin, yung nilagay natin na cocoa powder. So, okay yung pagkagawa niya. At saka yung isa. Yung perfect puto namin. So guys, titikman na natin yung ginawa nating puto. So, let's take a peek. Titikman na natin yung ginawa nating puto. Guys.
guys, ang panglasa ko. Masarap naman ako. Tama lang siya. For me, wala simple. Masarap. So, ano? Pero masarap talaga siya. Yeah. Thanks to Ate Tina sa kanyang recipe. Kung hindi dahil sa kanya, hindi namin matututo. Magduto na. Puto. Simple puto. Then, sa mga mamsi dyan, pwede na rin tulutuin. Papamerenda ng bata. If you want to make a simple puto like this, you can watch this video para po may guide kayo kung paano kung gagawa kayo ng merienda sa bahay nyo. Good for merienda siya. At saka kung may mga event, gawin nyo pang dessert sa mga birthday or mga kids party, okay na siya. Sa maliit na halaga, makagawa ka na ng simple puto. Pwede mo rin lagyan ng coloring if gusto mo, pero gusto namin yung natural lang eh. Oo. Kasi may mga, actually din, may mga ibang bata na allergic sila sa mga food coloring. Hindi sila pwede. Kaya yung ginawa namin, kaya nga tinawag namin na simple puto kasi yung ulat ng peas yung ginawa namin na puto. So, thank you so much for supporting us to our video and I hope na nagustuhan niyo yung video namin for today ni with my friend Giselle sa aming simple puto. Then, I would like to say thank you kay Madam Tina for for and Ate Angie for nag-support din siya sa aming YouTube channel. So, thank you so much. At saka, I would like to say thank you lang din sa mga nag-watch ng aming last video sa aming first cooking vlog. So, thank you so much. And sa gusto pong magpa-shout out or sa gusto YouTube channel nila, please comment down below your shout out. At saka, sa mga gustong baka may mga recommendation kayo gusto namin i-vlog or gusto nyong amin i-try. So, you can comment down below and chat nyo lang kung anong gusto nyong i-vlog namin. So, thank you so much for watching. Sana may matutunan kayo at saka sa simpleng ginawa namin, may mga matutulong kaming idea or mga ibang pang-quiz sa paggawa ng puto. So, thank you so much. Bye-bye! Bye!